Hello everyone, magigisa tayo ngayon ng munggo. So ayan yung mga sangkap na ating gagamitin. Ayan yung mga lagi kong ginagamit, sibuyas, bawang, luya, kamatis. Syempre hindi nawawala talaga yung mga sili. Yan yung mga lagi kong ginagamit kapag ako nagluluto. Kahit anong niluluto ko, hindi nawawala ang sili. At syempre, ito yung ihalo natin. Kapag walang karne ng baboy, pwede naman itong ano, chicharon tsaka pork cubes. Ganun na rin yung lasa niyan para na rin may halo na ano, karning baboy. So ayan, tipid na. Pero yung lasa, halos the same lang. So ayan. At syempre, haluin din natin ng gulay. Ayan, malunggay. So ayan, hinugasan ko yan kasi may ano, alikabok yan, mga ganyan. Pag may mga gulay na ano, hugasan din natin kasi may alikabok din yan. At syempre, meron din tayong dahon ng sili. So ayan. Mga gulay-gulay, lahat ng gulay na nabibili natin, kahit sa sarili nating tanim, hugasan natin para sigurado. Kasi hindi pwedeng walang mga ano yan, mga alikabok. At syempre, ito na nga yung munggo, pinakuluan ko na yan. Pero bago ko yung pinakuluan, binabad ko muna yan ng matagal sa tubig para hindi siya masyadong aksayado ng ano, ng gas kapag nagpalambo tayo. Kasi di ba matigas yung munggo. Ibabad nyo muna ng matagal sa ano, sa tubig bago nyo pakuluan para hindi na masyadong matagal pagpakulo. So ayan. At syempre ito na nga, nagigisa na ako ng mga sangkap. Ayan. Sinabay-sabay ko na yan. At talagang pinapalambot ko muna yung kamatis bago ko nilalagay yung kahit anong lutuin ko may kamatis. Inuuna ko yung kamatis palambutin para yung kulay niya mapunta sa sabaw. Mas nakakatakam tingnan. So eto na nga, luto na yung mga sangkap. Malambot na yung kamatis. Kaya nilagay ko na yung aking pinakuloang munggo. So ayan. Igigisa muna natin yan ganyan. Huwag muna lagyan agad ng tubig. Depende naman kasi may iba-iba kasi tayong pamamaraan kapag nagluluto tayo ng mga ulam. So ito yung sa akin, ganito ako magluto ng mga ganyan. So ayan, ginigisa ko muna yan. Hayaan ko munang kumulo dun sa ano, konting tubig na natira sa pagpakulo ng munggo and then yung mga sangkap para magisa muna yung munggo, yung lasa ng mga sangkap mapunta sa munggo. So ito na nga, okay na, medyo tuyo na yung sabaw niya. Kaya pwede na natin dagdagan ng tubig. Ayan, lagyan na natin ng tubig para maluto ng maayos yung munggo. At syempre, dapat may sabaw. Ganyan ako kapag nagluto ng munggo, ganyan. Marami talagang sabaw. Gusto ko marami siyang sabaw. So, ayan nga, kapag yung kamatis sobrang, o kumbaga malambot na sa pag-isa bago lalagay yung munggo, ayan, maano yung sabaw niya. Nakakataka, may kulay. Yung kulay ng kamatis na pupunta sa sabaw. Kaya mas nakakatakam kainin. So, ayan na nga, kulong-kulo na. Halu-haluin lang natin. Ayan. Ayan lang natin kumulo para yung munggo lumambot ng ano, maayos. Ayan. Luto na yan, kaya nilagay ko na yung malunggay. Pumiyok pa ako ah. So, ayan nga, ang inuuna ko talaga yung malunggay kasi yung malunggay dapat din yan. Sakto lang yung luto. Hindi pwedeng overcook, hindi rin pwedeng hindi luto kasi pag nagkamali ka ng ano ng malunggay, parang para sa akin na, sa akin kasi may ano yan, may hindi magandang ano kapag hindi siya, kumbaga pag overcook or hindi masyadong luto. Kaya inuuna ko yung nilalagay yung ano, malunggay para maluto siya ng sakto lang. Syempre, nilagay ko na rin yung chicharon. So, ayan, yan yung pinakahalo niya lang, chicharon. Tsaka yung pork cubes, nilagay ko na rin dyan. Ganyan, halo-haloin lang natin. Ganun din naman, pang ano lang naman yan eh. Parang may saog na rin na baboy. Siyempre, last kong nilalagay yung mga sili at saka yung siling green. Kasi yung siling green na, ay siling, daw ng sili na yan. Sa sabaw lang na mainit, maluluto na yan. Kaya pinatay ko na yung ano dyan. Yung apoy. Wala na yung ano. Sa ano na lang yan, sa init ng sabaw, maluluto yung daon ng sili. So, ayan na, okay na yan. Luto na yung ating ginisang munggo. So, ayan. Ganyan lang kasimpleng ulam. Malu-aluin lang natin. Ganyan. Simpleng ulam pero talaga namang masarap, malinamnam at syempre, sakto lang sa ating budget. Ganyan. Hindi masyadong ano, magastos kasi nga wala siyang karning baboy. Pero yung lasa niya halos same lang sa ginisang munggo na may halo na ano, karne ng baboy. So, ito na nga ang ating ginisang munggo with chicharon at mga gulay. So, ayan. O, diba? Tsura pa lang nakakatakam na. So, yan ang ating ulam. Thank you for watching.